magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello! Magandang araw sa inyo, mga kababayan. Kagabi pa ako gigil na gigil dito sa video ni Nomer Mindmaster, ano. Ah, bago lahat, ano, shoutout muna RBS, Sir El Jaco, Ma'am Lenny Gonzales, Bax Ayan, Mr. Yossi. Sino pa ba yan nandyan? May nakakalimutan ako lagi eh. Or kung sino yung mga nandyan, ano, yung mga nanonood. Magandang araw. Squeaky Pickles. 'Di ba? Kagabi pa ako gigil na gigil dito sa video ni Nomer Mindmaster. Kasi doon sa last video kay Nomer Mindmaster, may nagalit sa akin na fan nito. Pag may nagagalit na fan sa akin nito, lalo akong ano eh. Lalo ako nang gigigil eh. Di ba? All the giggle ladies. So put your hands up. Squeaky pickles ko na ano, mga pinaggagawa sa akin eh. Ito. Proceed tayo dito sa ano, sa content natin. Uunahin ko yung part 2. Ayoko nitong part 1. Part 2 muna tayo. Kasi ang ano dito, ang trick dito sa part 1 ay fork. Ang gusto ko yung ano, yung part 2. O ito yung part 2, ano. Eh, makikita naman natin pag in-explain ko na kung paano ginagawa yun, doon natin na makikita yung ano, yung explanation dito sa part 2 niya. 'Di ba? Doon tayo kukuha ng clue. 'Di ba? Ito, ganito kasi. Maaring yung mga ibang trick dito, hindi ko masyado may explain. Pero makapinpoint lang tayo ng trickery na ginagawa ni Sir Nomer. Alam na natin na lahat ito ay ano, lahat ito ay trick na lahat. Kasi ang pinapalabas kasi ni Sir Nomer dito ay may power talaga siya ng psychokinesis or telekinesis or yung Jedi power, 'di ba? 'Yun ang ano, 'yun ang pinapalabas kasi ni Sir Nomer dito, which is para sa akin eh nasa panluloko na 'yon. 'Di ba? Aminin mo na trick 'yan. Huwag mo na lang i-reveal kung ano 'yun. Sa bagay ano, I don't know kung sa mga magicians ba kasama sa illusion nila 'yon. Na ano, ganito kasi ang siste diyan. Kapag na-explain mo na yung isang trick, ituturo ka na naman ng mga fans niyan sa isang trick pa. Eh, paano niya ginagawa eh, katong isa? Di ba? Pag na-explain mo na yung trick niya na yan, magtuturo. Di ba? O na-explain mo, eh, paano niya ginawa eh, ka yung ganire? Di ba? Common sense na lang iisipin natin, kung naipeke niya itong isa, malamang peke na rin yung ibang gagawin niyan. Imposible naman na ito totoo, tapos pepekein niya yung isa. Ano ba yan? Imposible 'yon. May mind power ka dito, pero dito sa na-booking sa iyo na ano, hindi ano. Hindi, pag na-booking mo yung isa na ginagamit niya, di umano yung mind power niya, eh di peke na rin tong isang ginagamitan niya na mind power. Common sense lang iisipin natin. Pag na-debunk mo na yung isa diyan, lahat 'yan na-debunk mo na. 'Di ba? Nagigis niyo ba ibig ko sabihin? Kasi may mga bobo na naman na magsasabi sa akin diyan na oh, na-explain mo yung ganyang ginawa niya, eh paano yung isang ginawa? 'Di ba? Automatic na 'yon. Pag na-booking natin tong isa, eh di peke na rin 'yan.
Diba? Pwede ba yon? Halimbawa, dito sa isa, totoo. Tapos dito sa isa, peke. Totoong may power siya dito sa trick na to. Dito, ginagago lang tayo. Hindi pwede yon, man. Diba? Ito naman ay naiintindihan ko naman na si Sir Nomer ay entertainer. Diba? Pero dinideklara niya kasi na, diba, may mga ini-explain pa siya dito na scientific something, diba? Sa akin lang naman, as an audience kasi, tsaka debunker ako eh. Diba? So, tingnan naman natin, with all due respect sa ano, kasi pinagmumura kasi ako ng mga ano neto eh, ng mga follower neto eh. Diba? Anyway. Pagpatuloy na natin mga men. So, ang title ng video nito, ito yung part 2 eh. Mind Master, no camera tricks here. As in, just pure mental powers daw, sabi ni... Ito ay channel ni Ma'am Christine Babaw. Christine Babaw. Christine Babaw's channel yung name. Play na natin to, ha? Yung pen. Kailan natin ang panin niya sa ballpen? Naiiyak ako sa galing. Okay. Ano kailangan mo? Pwede kong patungan na... Ano kasi patungan? Like tissue box? Ayan, pwede yan, pwede yan. Ayan, sige, kahit tissue box. Kulay, ano siya, makulay. Parang yung lunchbox lang, yung pinasunod lang. Ayan! Parang ganyan-ganyan. Parang ganyan-ganyan. Sige. May foreshadowing pala, no? Oh my gosh, ang daming fans sa yun, oh. Dahil na nanonood sa atin. Subukan natin. So may pension dala-dala, ano? You. Ito medyo matagal-tagal. Ito ako. Sige lang, sige lang. Galing! Oh my gosh! Grabe! Galing! I love it! We Woo! Galing! Sure na, ito kami, nanonood sa'yo sa TV. Ulitin nga natin yan, ulitin natin. Oh my galing. Gosh! Grabe no, I love it. Jedi ka talaga, Jedi Master. Kung yan ipapa-debunk niyo sa akin yan. Wala naman ako masasabi kung paano niya ginagawa 'yan eh. Pero may clue ako dun sa unang video. Pero panoorin muna natin 'to, ano? Panoorin muna natin. Sure na, ito kami nanonood sa iyo sa TV, napapanood ka yung pressure. Kasama na sa teatro, eh. Yung pressure. Oh, galing. Were there times na hindi sumusunod yung ballpen? Actually, kung anong mapulot. Oh. Yeah, but yeah. Pero try mo na makapagsulat yan. Kung anong mapulot daw, ano, sabi niya, ano. Using your mind. Grabe ka. Makapag-doodle. No, grabe. Paano yung gumagano'n yung ballpen? Ano, Harry Potter? Pero kaya? Kaya. Oh my God. Oh, hindi sumasakit. Hesitant siya magsalita, ano, kasi alam niya kasi na yung most of sasabihin niya dito eh parang trickery din lang naman. 'Di ba? Alam ko naman mabuting tao 'to si Sir Nomer. Syempre, naaano niya na rin 'yan. Kailangan papaniwalaan niya 'yung tao eh na do sa ginagawa niya. Pero alam niya din naman sa sarili niya na entertainer niya. So, during this ano, chikahan, 'di ba? More of stress lang siguro 'yun. Mm-hmm. Oh, so, 'di ba? Wala naman, they run up test. Wala. Ito, sige. Ano sabi ng doktor sa'yo? Dahil, syempre, nag-nosebleed ka na gano'n. Wala naman, they run up test. Nag-nosebleed daw siya dahil sa gano'n. Stress lang siguro yun. Mm-hmm. So, kailangan na sa tamang mindset ka rin. Nasa gray area siya magsalita, ano? Hindi niya naman directly na sinasabi na yung pag-nosebleed niya ay doon sa power niya. Sinasabi niya more on stress. Anyway, move tayo doon sa una. Doon sa unang trick. Ito. Diba? Ito naman about sa fork. Tandaan nyo, ito yung part 1 na, part 2 yung unang pinanood natin kanina. May purpose yung kung bakit part 2 muna yung unang pinanood natin. I-recap natin ha, yung part 2 kasi ang unang trick na ginawa ni Sir Nomer dito, itong pen na to, 'di ba? Pinagalaw niya, pinalaglag niya.
quality natin, ha. Oh my gosh! Grabe naman! Love it! Okay. Jedi ka talaga! Jedi Master! Okay, di ba? Yun yung pangalawang ito yung part 1. Ano? Panoorin natin yung part 1 muna. Para makagalaw ng isang bata. Ito si Kuya, assistant niya ba to? Ito, to. Yung nandun sa may bandalikod ito. Assistant niya to, ano? O malalaman naman natin niya kung assistant niya yan o hindi. Okay, and we have a fork, no? Yeah. Tila natin kung mabibend mo yung fork na yan using your mind. Pero bago yan, this is called telekinesis. Tama ba? Okay. Pwede ba natin i-close up direct yung ano yung fork para makita ng mga viewers natin na live tayo, no? Yeah. Actual to na mapaparod nila. Yes. Telekinesis is a form of science, ba? Tele kasi means distance. Uh-oh. Kinesis is movement. So, yeah. Actually, mas proper term nga is psychokinesis. Ah, kasi, psycho, hindi tele. Okay, okay. Psycho. Okay, it's a fork na galing sa kanila. Amen, oh, let me touch it first para all the giggles. All the giggles. Ayan na. Ito yung fork, ha? Talaga, kaya? Sige nga, gawin mo. Okay, sabihin. Ito, partially. It's a fork na galing sa kanila. Amen, let me touch it first para sure tayo. Okay na, Papo. Partially, ano, medyo binubuking na ni, ano to, binubuking na ni Julius Babaw. Partially, tinan mo, ha? Okay, it's a fork na galing sa kanila. Amen, let me touch it first para sure tayo. Okay na, Papo. Ah, ayan kaya na. To, ito yung fork, ha? Eh. Diba, may sinasabi si Julius Baba, oh, kaya to, malambot to, eh. Alam ko yung mga ano na yan, yung mga tinidor na yan, yung mga malalambot na yan, bumili kayo sa, ano, sa Divisoria, may mga ganyan, eh. Hindi, totoong tinidor naman talaga siya, pero malambot sa usual na, ano, na tinidor. Diba? Sinasabi na ni Julius Babaw, eh. Talaga? Kaya? Sige nga, gawin mo. Okay, sabihin. Kanina kasi yung pinahawak ko kay Nomer medyo matigas. Ito, pero ito. Kapal, eh. Ito medyo manip. Diba? May unap na pala siyang pinahawak kay Nomer kanina, eh. Na tinidor, eh. Makapal, eh. Eh, yung ano, yung pinalit ni Nomer, ano, manipis. Yung unang sinabi niya kanina kasi galing daw sa staff yung tinidor. Pinalitan na nila yung tinidor, men. Hindi, at least yun na naiintindihan ko dito sa video na to, ano? Pero, tinan mo kasi, the way na nag-aano sila. Kung magagamit ang iyong pag-iisip para makagalaw ng isang bagay. And we have a fork, no? Yeah. Tinan natin kung mabibend mo yung fork na yan using your mind. Pero bago yan, this is called telekinesis. Tama ba? Okay. Tama, ha? Pwede ba natin i-close up direct yung ano yung fork para makita ng mga viewers natin na live tayo, no? Yeah. Actual to na mapaparod nila. Yes. Telekinesis is a form of science. Ba? Tele kasi means distance. Pero may sasabihin niya dito, ha? Yeah. Actually, mas proper term nga is psychokinesis. Ah, psycho, hindi tele. Okay, okay. Okay, it's a fork na galing sa kanila. Oh, galing daw sa kanila, ha? Yan ang sabi ni Sir Nomer. Then may babanggitin si Julius Babaw na pinakitang tinidor na makapal daw kanina. Let me touch it first para sure tayo. Okay na, Papo. Ah, ayan kaya na. To. Ito yung fork, eh. Ha? Malambot. Talaga, malambot kaya? Sige nga, gawin mo. Okay, sabihin. Kanina kasi yung pinahawak ko kay Nomer. Ubita mo, inaano niya? Binablock niya yung sinasabi ni Julius Babaw. Kanina daw kasi yung pinahawak kanina. Ano sabi? Kaya, sige nga, gawin mo. Okay, sabihin. Kanina kasi yung pinahawak ko kay Nomer medyo matigas. Ito. Yung pinahawak pala sa'yo kanina, man, ano eh, medyo matigas, eh. Yung pinalit mo, ano eh, medyo manip. I don't know kung pinalit niya, ano, kasi sinabi, hindi natin kasi nakita yung ano eh, yung umpisa nitong video. Pero maliwanag, may hinawakan siya kanina makapal ayon kay Julius Babaw. Ngayon, yung tinidor na hawak-hawak niya ngayon, manipis. Diba? Bakit manipis? Anong purpose? Kapal. Pero ito, kapal, eh. Ito medyo manipis-nipis. Ayan, para makita lang nila. Oh, ayan, nakikita ko. Your normal fork sa bahay. Yes, normal fork. Yes, normal. Pero kahit anong gawin kong bend dito, hindi ito mag-bend. Unless i-bend ko siya. Kailangan pagkatapos ito, Nomer, turuan mo ako, ha. Oo. Kung paano mag-bend ng fork, ha. Using my mind. Subukan muna natin siyang pagalawin. Sige, pagalawin muna natin. Yan. Dito may trick dito. Focus natin sa ating director. Walang special. Napapansin nyo, palaging nasa ano, nasa edge lagi. Pag magpapagalaw siya ng ano ng bagay, nasa edge lagi yung ano tawag dito? Nasa edge lagi yung fork, 'di ba? Familiar ako sa trick na ganyan, eh.
text to guys, sa totoo to, live. Nakikita nyo ha? Dito, sineset up niya, binabalance niya yung fork. Kasi may rationale yan eh, kung bakit kailangan i-balance mo yung fork eh. Pagka nakabalance yan, madali kasing i-manipulate yan. Pag nakabalance. Dahil kung iisipin mo, kung common sense ang gagamitin natin, kung halimbawa, meron kang power, ano, may psychokinesis ka na sinasabi mo, diba? Ba't kailangan i-set up mo pa ng ganyan? Di ba pwedeng nakalatag lang sa table yan at dun mo sa table pagagalawin? Bakit kailangan may setup pa na laging nasa edge ng table? Di ba? Naiisip nyo ba yun yung gano'n? May rationale kasi yan, mga men. Walang special effects. So, kailangan nakabalance-balance yung ano niya. Sa totoo to, live. Actual yan, na napaparad nyo sa inyong mga tahanan. I'm doing this para walang tali. walang tali yan. Kami mga saksi. Oh my God! Oh my gosh! Gusto ko yun! Wow! Gumalaw! Ulitin natin ha! Oh my gosh! Gusto ko yun! Wow! This time kasi, ang nangyayari dyan, hinihipan niya yon. Using ano, I don't know, mouth or nose. Kasi, may time, yung trick na yan kasi, ano na yan eh, mid-70s na yan eh. Mid-70s ba o late-70s? Yung trick na yan, nauso na yan. Yan yung dinibank ni James Randi. Kasi meron, nung araw kasi, merong nagpapanggap din na, ano, na merong mental powers din si James Heindrick. Ito na, na-feature ko na to eh. Dati eh. Ito naman, ang gamit niya dito, lapis. Lapis naman ang gamit. Ganyan din. Same concept din, nasa edge din ng table yung lapis. Panoorin nyo to, mga men, ha. Kasi ang kiniklaim ni James Heindrick, meron siyang power ng mind na mapapagalaw yung mga bagay na ano, na katulad ng lapis. Tignan nyo. Ganyan na ganyan din, di ba? Ayan o. Diba? Gumagalaw din, ano? Is it same na same ng trick ni, ano eh, ni Nomer eh. Kung i-re-replay nyo to, same din, binabalance niya rin sa edge. Ganyan na ganyan din. Tali yan. Oh. Kami mga saksi. Oh my gosh! Same na same din yung trick, ano? Tapos ang ginawa ni James Randi, i-debunk niya ngayon. Diba? Anong theory? Ito, kilalang debunker to, idol ko to si James Randi. Diba? May paranormal challenge yan. Namatay na to eh. Walang nakaklaim ng check niya na patutunayan na may totoong paranormal. Pero kailangan mapatunayan mo ng totoong paranormal, bibigyan ng $1 million na check. Kaya lang patay na to si James Randi. Wala naka-claim nung check niya. So ito mga kababayan, i-explain ni James Randi kung paano nangyari at gagawin niya rin. I don't accept it as a demonstration of psychic power, Bob. I think that the solution is rather simple. I think that Mr. Heidrich is merely to accomplish this effect blowing on both the page and on the pencil. And the reason is rather simple, because the pencil reacts to even the currents of the air conditioning in this studio. It would be very difficult to try to put controls on it in such a way that normal currents of air that are present all the time would not move the pencil. For example, diba? It moves very, very easily. All right. Gumagalaw very easily yung ano fork. Basta nandun sa fork or pencil. Basta nandun sa edge. Kasi nga hindi naman yun yung ano niya eh. Yun naman, hindi naman yung balance state nun eh. Kaya kahit slight breeze lang ng sinabi niya, kahit air conditioning or yun nga, yung binublow yung pencil, gagalaw talaga. Kaya pansinin nyo, kaya lang may talent yan eh. May talent yan kung paano ginagawa yun. Kailangan in-explain din ni Heindrick yun kung paano ginagawa niya. Ano, hanapin ko yung video na yun. Diba? Special talent yun. Ang sasabihin niya sa akin, kung ganun palang ginagawa, bakit bungo hindi mo rin gawin? Diba? Hindi porket hindi ko kayang gawin,
totoo na. 'Di ba? Ako hindi ako marunong mag-backflip. Pero may nakakagawa ng backflip na tao. So ibig sabihin pala power yung marunong kang tumambling patalikod. 'Di ba? Hindi ako marunong ano? Ano ba? Hindi ako marunong mag-drive ng kotse na manual. Eh may mga taong nakakapag-drive ng kotse na manual. Ibig sabihin ba power ba 'yon? Power ba yung ginagawa? Hindi. Kasi ito special talent din kasi ito eh. Oh, example, hindi ako marunong mag-painting ng katulad ng Mona Lisa. Hindi ako marunong mag-drawing ng ganon. May nakakagawang taong ganon, paranormal na rin ba 'yon? Hindi. Parang ganito. May talent 'yan eh. Hanapin ko yung video kung paano ini-explain ni Heinrich yung ganyang ginagawa niya. So ito yung video kung saan inamin na ni James Heinrich yung trick na ginagawa niya. So ito yung secret. To where if you can show, like if I stand here and I say, okay, I'm gonna move this lead. People's looking and they're waiting, so the lead moves, okay? It did move. Okay, actually it didn't move from power, it moved from something else, physical. But the can people in the audience, it's moved from air currents. From where? From my mouth. But you can't tell it. See, it takes so many years of practice and getting it. Galing sa ano, many years of practicing yon na hindi nyo mo manonotice na binoblow niya yung isang object katulad yung leaves daw, ano, gagalaw yon na, oh, tingnan nyo, gagalaw yung leaves. So yung mga tao nakafocus sa leaves, hindi sa kanya. Tapos, gagalaw yung leaves dahil dun sa pagblow niya. Nire-require yun ng mahabang panahon na pagpa-practice, yung hindi mahalata na hinihipan mo yung isang bagay. Path to where you can't see it, you see? And I have to say that, as a matter of fact, yeah. What you did, if I'm not mistaken, you would take somebody and hold their hand and you tell them to point at the leaf and you'd say, now you will make the leaf move. Right, and they believe they make it. See, it's called power of suggestion. Once you get a person to actually believe he can do something, then perhaps he can do it. What did you do though, when you would hold their hand? What I do, this is not... Can you show it right now? All right, let me explain what I'm doing. First of all, I'm not going like that, because that can be seen. I am taking air from inside and causing it to come out in a way to where nothing here shows. And if you can get the camera on my face, and you see this leaf, it moves, but nothing here moves. You see? And what I'd do is I'd grab the hand, and I'd do like this, see? And it's already moved, because I can direct it in a way so it's round. It's hit. Ba talent yun? Pwede sa mouth, pwede sa nose. Dito sa case ni Sir Nomer, ang feeling ko dito, galing sa nose niya yung ano, yung hangin. Tamo ha? Si. Napansin mo, nag-deep breathe siya eh. Huminga siya ng malalim eh, bago niya paggalawin yung fork eh. Tinan nyo ha, ang tingnan nyo muna yung mukha ni Sir Nomer. Yan, kami mga saksi. Oh my gosh! Gusto ko yun! Wow! Gusto ko yun! Gusto ko ba toto niyan? Umiikot! Ano, malinaw na ba? Kasi pinapractice kasi yan, men eh. Yung pag-blow na ganyan, yung pag-blow, pinapractice ang pag-blow eh. Okay, pagpatuloy na natin. Ngayon, ito naman yung bending ng fork. Diba? Bending ng fork trick. So, panoorin na natin, ha. Dito may mga nahalata ako dito, eh. Asan ba yung camera? Dito. Oh my gosh. I'll do it from here. Okay. Oh my God! Ayan na! See yung time. Oh my God. Tandaan nyo, malambot yung ano, ha? Malambot yung tinidor. Pero ang ginagawa ni Sir Nomer dyan, misdirection. Tiyan mo, ha? Ako, nahalata ako na kagad eh, nung unang ginawa niya eh. Play natin ulit. Gusto ko ba toto dyan? Umiikot. Asan ba yung camera? Dito. Minimisdirect kayo, ano? Kelly? yung attention, inaano? O, nasan yung camera? Nasan, diba? Pero kung makikita nyo, tingnan nyo yung mga kamay ni Sir Nomer. Tingnan nyo yung mga kamay ni Sir Nomer. Tingnan nyo, ha? O, diba? Dito, buo pa yung ano niya.
yung tinidor. Or hindi pa nabibend yung tinidor. Tinan nyo yung kamay niya, ha? Slow motion natin. Slow motion natin. Tinan nyo yung ano, ha? Kaliwat ka ng kamay niya, ha? Gusto ko yun! Ano natin? I-zoom natin para makita nyo. Diba? Kung anong gagawin niya dun sa ano, bago niya ipakita. Gusto ko ba to? Oh. Inahawakan niya na, men. Binibend niya na. Dito pa lang sa kamay na to, binibend niya na. Binibend niya na yung tinidor. Nakikita nyo ba sa monitor? Ayan, oh. Binibend niya na yan. Diba? Oh, binend niya na. Magpapalusot lang siya, kunyari nasa ng camera, binibend niya na. Oh. Pag pinakawalan niya na yung tinidor na yan, nakabend na yan, gaganon-ganon niya na lang. Sobrang bagal, ha. Pag pinakawalan niya yung ano, yung tinidor na yan, nakabend na yan. Kinukuberan niya, men, eh. Nakikita niyo ba? Kasi nakabend na yan. Minimisdirect na lang kayo, asa ng camera, kunyari. Pero binibend niya na yung ano, sa kamay niya pa lang. Oh. Ayun, pag pinakawalan niya yung tinidor. Oh, nakabend na ba o hindi pa? Nakabend na nung pinakawalan niya yung tinidor. Ay, sorry, hindi niyo pala nakikita. Nakabend na kasi nga binend na ng kamay niya yan. Di ba? Nagigets niyo ba? Oh. Ano ko, ha? Nakabend na. Nung pinakawalan niya yung tinidor, slow motion to, mga men, ha? Shelly. Oh. Bago niya pakawalan yung tinidor, nakabend na, binend na ng kamay niya. Di ba? Binend na ng kamay niya. Kaya pag ginaganon-ganon niya, nakabend na, oh. Irregular speed natin, ha, kung mapapansin nyo. Di ba? Trickery talaga itong ginagawa, men, eh. Tinan nyo, ha? Sa una, hindi nyo nahalata, di ba? Akala nyo, okay lang. Gusto ko ba? Yan yung regular speed, oh. Umiikot. Asan ba yung camera? Dito. Oh my gosh. Shelly, I'll do it from here. Oh my God, yan na. Di ba? See yung time. Oh my God. I'll do it from here. Right. Ito ba. Isa pang trick, oh. You know the illusion with the pencil na akala mo lumalambot? Uh-huh. I started with that. Pencil. Di ba? Nag-bend ulit ng papagano. Oh my God! Bend! Grabe, no. Di ba? I'll pull it back straight. Oh my God! Ito. You just pair mo. Okay. Ay, grabe. I'll close it. Close? Ano gagawin ko? Gagano ko agad? I'll go like this. Yan. Gusto ko makikita. Ito, itong finger na yan. Oo. Kaya mo i-point ng pag-anon. Yan, perfect. Yan. Sasarado to. Okay, watch. You will be able to feel this. Oh. Feel that? Yes, para may kuryente sa finger mo. Okay. Naka-twist na, ano? It's twisted. Twist. Ay, oh! Oh my gosh! Pati yun, no? Paano ba nagawa? Diba? Mabilis lang kasi yung kamay niya, mga men. O, ganito nangyari, ha? I-track down natin kung paano ginawa niya. Diba? Paano napabend yung ano? Diba? Ganyan. Oh my gosh. I'll do it from here. Diba? Hahawakan niya yun sa gitna. Dinadaan lang kayo sa pag-ganon-ganon, eh. I started with that. Then nag-bend na ganon, ano? Oh, tandaan nyo, ha, malambot itong tinidor na to. Ito yung trick sa ginawa ni Sir Nomer. Ini-expose, eh, no? Slow motion uli natin, ha? Slow motion. Habang hinawakan niya yan, then igaganon-ganon niya. O, oh, diba? Gaganon niya. Napansinin niyo itong tatlong fingers niya na to. Pansinin niyo yung tatlong fingers na yan.
Diba? Dito niya nagagawin, ibibend niya na yan sa kamay niya habang ginaganon-ganon niya yung tinidor. O, diba? Binibend niya namin, o! Oh. O, sabay ngayon, ililitaw niya uli yung tatlong daliri, pataas. Diba? Binend niya na yung ano niya. Diba? Nahuhuli niyo? Binibend niya na, o, diba? O, binibend niya na, diba, man? Ako talaga, Sir Nomer. Alam mo, lumalambot. Uh-huh. I started with that. Eventually. Oh my God! Grabe, Nomer! O, paano na-twist? Paano na-twist naman sa kamay ni Julius Babaw? Kung makikita nyo dito, after nyan, sasabihin niya, I'll put it back. I-straight niya kunyari. Pero, dahil nakabend na ng ganun yan, ang gagawin niya tinyo. Dito sa time na to, oh, titwist niya na yan. Ititwist niya na ng kamay niyan. Oh, tinwist niya, diba? Ganun yung movement ng kamay niya. Pabilisan na lang tayo ng kamay kasi. Tinan mo, oh. Slow motion uli natin, ha? Oh. Ang gagawin niya dito, oh, 'di ba? Yung kamay niya, ano? Ano niya, pero ang gagawin niya niyan. Tinitwist niya na. Tinitwist na ni ano? Tinwist niya na. Ngayon, iko-cover niya uli yung part na naka-twist. Oh, dito pa lang mahuhuli niyo na naka-twist na 'yan, men eh. 'Di ba? Straight ito. Nakikita niyo ba? Bago niya pa iabot kay Julius Babaw, straight na straight itong nasa baba. 'Di ba? Oh, pero nakaganon na yung ulo. Straight yung buntot ng kutsara or tinidor. Paano ba maalis tong ano, itong Naka-twist na yung ano, yung tinidor. Bago niya ibigay kay Julius Babaw, mabilisan lang talaga siya kumilos. Ayan o. Habang inaabot niya, naka-ano na, naka-twist na. Tinatakpan niya eh. Oh. Kung mapapansin niyo, twisted na yung ano, yung fork bago niya binigay kay Julius Babaw. Ngayon, pagka pinlay mo na regular speed yan, hindi mo mahalata yan. Los? Ano gagawin ko? Gagano ko agad? Now, go like this. Yung pangalang, ano na, twisted na eh. Nakikita nyo ba yung ano, yung logic nung fork niya? Naka-straight to, tapos nakahalang na yung buntot. Uh-huh. Kaya mo i-point ng pag-anon? Yan. Isasarado to. Okay, watch. You will be able to feel this. Feel that? Yes, parang may kuryente sa finger mo. Okay. Yeah. See? It's twisted. Twist. Ay, oh. Oh my gosh! Pati niya no paano more! Paano ba nagawa mo? Oh my God! Bumalo! Ha? Grabe! Bibigyan nyo guys, oh! Teka, papakita ko lang pa po. Ikaw, ikaw bang nanonood sana? Gets mo na kung paano niya ginagawa? Irregular speed natin, ha? Irregular speed natin mula dun sa trick niya na yun. Ang, huwag nyo tingnan si, ano, si, huwag nyo tingnan si Sir Nomer. Ang tingnan nyo, yung kamay niya, mga kamay niya. Oh my gosh! Oh, wow! Gusto ko yun! Diba? Gusto ko ba ito? Kamay niya, oh. Dito. Yan. Diba? Inaano niya na, binibend niya na. Nung hinawakan niya, binend niya na. Minimisdirect kayo. Asan ang camera? Asan ang camera? Dito. Pero ang totoo, binibend niya na sa daliri niya. Ulitin nga natin. Gusto ko 'yan. Gusto ko 'yon. Hawakan niya 'yung ulo niyan, oh, binibend niya na. Binibend niya na, men. Oh my gosh. Tapos pag ginano niya, naka-bend na 'yan, 'di ba?
Then nahawakan niya uli yung gitna. See yung time. Oh my God. Hawakan niya uli. Oh, bebend niya na yan. Gamit yung dalawang ano niya. Ginaganon-ganon niya. Oh. You know the illusion with the pencil na akala mo lumalambot? I started with that. Eventually. Diba? Nag-bend. Oh my God. Oh, ngayon, iti-twist niya na naman uli yan. Oh, tinwist niya na. Tapos bibigyan niya kayo. Diba? Alam na natin ang kalalabasan yan. So, ano yung mga clue na nakita natin na just sa trick na yan, diba? May sinabi si Julius Babaw kanina matigas na fork na tinidor na napalitan ng malambot. Doon pa lang naghinala na ako doon eh. Then, ito pa. Twist. Ito, bungo, yung unang pinanood natin, paano naman may explain to? Ako hindi ko masyado may explain to eh. Pero may clue lang akong iiwan sa inyo. Diba? Ito, diba? Yung pen na yan. Oh my God! Hindi ko alam kung paano niya ginawa, pero ito may clue ako nakita dito eh. Dito sa bandang huli. Panoorin. Oh my gosh! Pati yun no paano ba nagawa mo? Bumalok. Oh my God! Bumalok. Grabe, tingnan nyo guys. So, teka, papakita ko lang pa po. Ayan ha. Hindi wala akong naramdaman ha, na kasi kahit anong force na, ano, na binibend ko yung ano. Bakit? Paano yung wala siyang naramdaman, no more? Wala, parang inanong-ganon lang niya, oh, tapos wala. Wala, parang, oh my God. Walang force, kumbaga na nag-depend sa kanya. Force. Brute force. Ang tanong ko is, gano'n mo kadalas pinapractice to? Kaya sobrang galing mo na. Yung fork? Yung ganito, pag-bend. Yung fork, binibilang ko yan eh. Oo. Nung 2018, naka 10,000 forks na ako na na-bend. So, Nasaan yung mga forks na yun? Pinamimigay. Ito, kaya mo akin na to ha. Okay. Akin na to. Kaya mo float. Yan. Float? Oh, hirap doon ha. Ano tawag doon pag pina-float mo? Ayan. Pag pwede niya gawin sa ballpen. Ano tawag doon pag pina-float mo? Levitate. Ibang pen. Tandaan nyo ha. Iyan yung pen na binigay ni Julius Babaw. Diba? O, yung pen, o. Float? Oh, hirap doon, ha? Anong tawag doon pag pina-float mo? Pag pwede niya gawin sa ballpen. Anong tawag doon pag pina-float mo? Levitate. Ibang pen. Oh, ang gagawin niya, papalitan niya ng pen. Saan kaya mag-levitate? Levitate. Ikaw mismo. Kaya. Pero mahirap. No, si David Blaine, ganyan ang ginagawa. O, diba? May prepared pen na siya. Si David Blaine kasi magician, pero nag-ahalo siya ng mga mentalism. Ayan yung nga eh. Ano na kasi, para to achieve yung theater, halo-halo na eh. Wala na. Diba? May prepared pen na siya noon. Kaya dito sa, ano, sariling pen niya yung, ano, I don't know, sa akin, may part sa trick yun. Bakit sariling pen mo yung gagamitin mo? Eh, binigyan ka na nga ni Julius Babaw ng pen, diba? Doon pa nga lang, I don't know, kung explain nyo kung paano nagawa yung, ano, maybe may something doon sa pen na yon. Ito? Diba? May something sa pen na yan na hindi ko alam, diba? Hindi ko naman alam eh, paano niya ginawa yan, hindi ko alam. Pero ang alam ko, yung pen na yan ay nanggaling sa kanya. Oh my God! Yung pen na yan ay nanggaling sa kanya. Kung may theory kayo kung paano ginagawa yung pen, sabihin nyo sa akin. Pero ang alam ko, 100% yung pen na yan ay nanggaling sa kanya. Kasi binigyan siya ni Julius Babaw ng ano eh, ng pen hindi niya ginamit yun eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.